nakapalo sa buhay ko noon, ako po ay isang, nag-start po ako ng boy sa isang bahay. Naging boy ako sa isang commercial building. Senyorito, senyorito mga ka-isla. So for this boys, nandito na kami sa Kiramuna at nagpe-prepare kami for upcoming our presentation mamaya at sana magustuhan nito ni Idol. So, hindi man po kami. Ay, mag-practice pala tayo. And with Timon girl at si Dandan at syempre si Yoyo girl andun siya. Yan. And syempre yung isa is may kasamang ano, kaya hindi natin yung i-vlog. So ayun, ngayon lang tayo naka-vlog at syempre hindi natin to papalampasin kasi andito ang ating idol. Na kami sa Atlasa. Well, nakapasok na pala kami. At ayan. Sorry na. Ay, ate, yung nana kong bisita. Ay, si Idol Joker, oh my God! Is okay pa yung mga pagkanting upuan dito sa unahan? Ang dami niya. In attendance, Idol Jumper, oh my God! Idol Jumper is in the house! Oo, sabi niya, mamaya, kakain ko tayo! Ang dami pong Puri's vlogger. Kinakabahan ako! Our VIP and head of Team Soward Family! At syempre si Mayor Maxim and company, palakpakan mo muna! Ayan, and now for the opening prayer. May I request everyone please stand up? Pastilan. Pastilan. Gusto ko sana mag-Bisaya pero kasi Bisaya din ako, mga Bisaya pa lang lahat dito. Pero magta-Tagalog na ako kasi marami din tayong mga viewers na mga Tagalog din para hindi na mahirapang maglagay ng mga subtitle para maintindihan agad ng mga viewers. Hindi ko talaga inasahan na ganito ang mangyayari. Pati ito, ang sabi ng Jetty Group, mangingis na lang kami dito. Ayaw. Una-una gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil sa binigay niyang mga blessings sa buhay, sa lalo sa akin, at saka nagre-reflect siya sa ibang mga tao, no, katulad sa inyo. No, salamat sa Soward Family, maraming salamat sa Bores Vlogger. At salamat sa mga sponsor, banggitin ko lang sila Gianli USA Vlog. USA TV, Gianli, maraming salamat si Sir Iman at saka si kumpare ko si Bertabs. Yan at maraming salamat po kay Mayor Maxim Lazaro sa pagdalo dito sa activity na ito. Kinakabahan ako. First time ko 'to eh. Hindi man ako nakapagsulat. Siguro kung ano man yung mga sasabihin ko ngayon tungkol lang sa pagbablog, wala akong sasabihin na dapat ito ang gawin ninyo. Hindi ko sinasabing ito, ganyan, dapat ito, dapat ito. Kung ano man yung maririnig nyo sa akin ngayon ay based lang sa nangyayari sa buhay ko bilang isang vlogger. Una-una sa mga hindi pa naka-follow sa buhay ko noon, ako po ay isang nag-start po ako ng boy sa isang bahay. Naging boy ako sa isang commercial building. Tapos naging janitor ako. Tapos naging delivery ako ng driveway motor, no? Mga frozen products. Tapos naging tenante ako hanggang naging driver ako. Tapos hindi kasi ako nakatapos na pag-aaral. So nung nag-drive ako, uulitin ko lang, nung boy pa ako, gusto ko talagang, nangarap ako na umasenso sa buhay. Kaya lang, iniisip ko, wala akong pag-aaral. So, ang ginawa ko na lang, parang gusto kong i-level up yung trabaho ko. So from boy, gusto kong tumaas yung sahod ko. So, ang sahod ko nun ay 3,000 a month. Nag-janitor ako. Nag-3,500 yung sahod ko. Tapos, hanggang sa nag-delivery boy na ako, tumataas na yung sahod ko. Naging pahinante ako. So, nakakahalubilo ko yung mga driver sa Maynila. Malaki ang mga sahod nila, kaya gusto ko rin maging driver. Kasi malaki ang mga sahod, tapos parang nagdadrive ng mga magagandang sasakyan. Kaya, nagsikap ako na kumuha ng lisensya. No, kumuha ako ng student permit, nag-non-pro,
lahat ng proseso sa pagkuha ng lisensya, dinaanan ko yan sa MTO, nag-exam, nag-practical ako. Yung proseso talaga, dinaanan ko yan. No, hanggang naging professional driver ako, nakakuha ko ng lisensya na professional. So, naging driver ako, hindi ko kabisado ang Metro Manila. Nagsikap din ako ng sarili ko lang, inikot-ikot ko ang Metro Manila hanggang nakabisado ko. Pero bago ko nakabisado ang Metro Manila, pumasok muna ako ng pagdadrive na ako ang mismo ang nag-offer sa isang mayaman na naging amo ko, na kahit ang sweldo ay 4,500, basta papasukin nila ako ng trabaho. So tinanggap nila ako, ginawa pa akong 5,000. So nagustuhan na naman nila yung performance ko, tapos hanggang sa nagiging kabisado ko na yung Metro Manila, hanggang sa medyo gumagaling-galing ako sa pagdadrive. So hanggang sa dumami na yung naging amo ko, tumataas ang sahod ko, hanggang sa sumahod na ako ng kulang-kulang 30,000 a month. Itong pinakahuli kong naging amo, kasi big time mayaman yung naging amo ko. So ang sahod ko plus yung mga overtime, tapos pag nag-out of town kami, umaabot siya ng ganun, mga 30,000 ang sahod ko. Tapos iniisip ko nun, kahit na medyo malaki na yun eh, yung sahod ko ng 30,000, so may pamilya na ako, wala pa rin akong naipon. Wala akong naipon, nagkakautang-utang pa rin ako, ang ginagawa ko pa rin para ma-ijalibi ko yung mga anak ko. Kapag binibigyan ako ng pangkain ng bus ko, halimbawa, pupunta siya ng Shangri-La para mag-dinner or mag-breakfast, binibigyan niya ako ng 200, minsan 150 para pangkain lang. Ang ginagawa ko doon, tinitipid ko yun, minsan hindi ko binibiliin, tinitipid ko siya, binubulsa ko, hindi na ako kumakain minsan. Minsan bumibili na ako ng Skyflex para pantawid gutom, tapos pag-uwi na, minsan ka na ako kakain. Minsan naman, tatanggapin ko yung pera, tapos uuwi ako saglit sa bahay, kakain ako, tapos sinisave ko na yung pera. Tapos yung pera yun, iniipon. Thank you for coming.